Hello guys, good evening sa inyong lahat. At nandito naman po tayo ulit. I'm Jusacar Jergos of Victory International. Okay, so ang topic natin ngayon connected doon sa una nating mga videos na napapanood ninyo. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo po ito. So yun po yung alamin ang kumpanya bago sumali. Yan. Sunod, paano sumali sa network marketing. Yan. So yun yung mga videos natin previous. So dapat kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo po, at ito na po yung kasunod nito. Yan. So itong sunod na videos na ating mapapanood ay kung ano yung sikreto ng network marketing. Okay. So yung topic po natin ngayon is about network marketing, kung paano yung mag-uumpisa yung network marketing na gagawin mo. So meron tayong sikreto. Pwedeng sa ibang company, pwede kang bumili ng maraming package o yung tinatawag na multiple package. So depende sa iyo. So meron mga company na nagpumapayag na pwedeng bumili ka ng 15 package, 7 package, 31 package, 3 package, and pwede kang bumili ng isang package lang. So ito po yung mga sikreto kung bakit, depende kasi sa gusto mong mag-start. Okay, kung mga marami kang package na bibilhin, so ang tawag sa iyo investor na, kasi marami ka ng package na binibili. So ang tanong, kung magkano naman yung ilalabas mo kung marami kang package na bibilhin. So for example, ang isang package nagkakahalaga ng 5,998. So kung 7 package ang bibilhin mo, so ito ay times 7, 5,998 times 7. So ito ay nagkakahalaga ng 41,986. So malaki-laki rin yung mabibitawan mong pera for the start. Okay. So kung medyo kinapos ka, pwede rin na kumuha ka ng tatlong package. So yung tatlong package na yon, kapag ang isang package nagkakahalaga ng 5,998 times 3, so maglalabas ka ng 17,994. Okay. So ngayon, kung isang package lang ang kunin mo, so magkakahalaga lang siya ng 5,998. Kunwari lang yung price na ibibigay sa inyo. Okay. So nakadepende po yon kung magkano yung package na bibili nyo. So nakadepende rin kung ilang package ang iyong kukunin. So nakadepende rin sa iyo. Kung konting package, isang package, mas minimal ito compare mo dun sa multiple package na bibilin mo. So maliwanag po yon. Mas konti, mas maliit. Pag mas malaki, mas marami kang ilalabas na capital. So maliwanag po yon. Pag madaming package, madaming capital kang ilalabas. So okay po yon. So maliwanag. So bibigyan ko lang kayo ng example kapag kapag kayo po ay nag multiple package. So example lang natin yung 7 package. So 7 package, matrabaho po ito kasi 7 package po yung binili ninyo. So for example, meron kang mga kakilala na nag-join sa'yo, mga kaibigan. So kailangan mo pa i-categorize yung mga kaibigan mo kung sila ba'y magkamag-anak, magkabarkada, o kaya hindi na sila magkakakilala. Kaya ang mangyayari dyan, inihiwa-hiwalay mo yung mga kakilala mo at saka hindi mo kakilala. Kasi kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, kunwari pinaghalo-halo mo na yung mga kakilala mo at hindi mo kakilala, yun po yung disadvantage kapag ikaw ay bumili ng multiple package. Kasi mamaya kapag ang
magkakilala mo si yung si A at saka si B magkakilala. Ang ginawa mo, nilagay mo si A sa right mo, tapos si B sa left mo. So ang mangyayari diyon, dahil sila ay magkakilalang dalawa, ang nangyayari, nag-aagawan sila ng prospect o kaya yung mga gusto nilang papajoinin. Kasi malamang ang kakilala ni A, magiging kakilala rin ni B. So ang mangyayari doon, mag-aaway sila. So kailangan, kilalanin mo yung lahat ng tao na papasalihin mo, na kailangan sila dalawa, kunwari, magkakumpare. Pag sila magkakumpare, huwag mo silang ihiwalay kasi magkumpare sila. Mamaya, pag hiniwalay mo yung dalawa na yan, baka mag-away lang dahil sa isang tao. Diba? So, kailangan, ang gagawin mo po ay isang linya mo lang. Okay? Kung ikaw ay isang network marketer, alam mo yung gagawin mo. So, yun po yung mga isang sikreto kung bakit napakabilis yung network na mangyayari. Kasi, yung mga kakilala mo na at mga kumpare mo, kapag isang linya lang sila, nagtutulungan po sila niyan. Okay? So, yung mga magkumpare, ganyan, nasa right side sila lahat. Tapos, yung mga pamilya naman, nasa left side. So, iba naman yung pamilya kaysa mga kumpare lang. So, doon po, malalaman at doon nyo ma-segregate yung kakilala at in long term or sa mahabang panahon na ikaw ay nagne-network, ang mangyari, may papasok din ikayong hindi kakilala. So, ngayon, so, yung mga hindi mo kakilala, isi-separate mo rin sila. So, kung maari nga, yung mga hindi mo kakilala at sumali, tatanungin mo sila kung sino yung kakilala nilang mga sumali sa iyo para at least aware ka kung saan mo sila ilalagay, ipupuesto. So dapat alam mo kung saan sila nakapuesto. Okay. So maliwanag po. Ang ating gagawin, i-separate or segregate or iatado natin yung mga tao under your line para magiging maganda ang takbo ng iyong network. Okay? So, pagka hindi maganda ang simula mo, kunwari, mga kumpare mo, hindi mo sila pinagsama-sama, ang mangyayari dun magkaagawan. Magiging unhealthy yung network mo. So, darating ang time, matatagalan kayong lumaki dahil sa ganong sitwasyon. Okay? So, yun lang po ang sikreto na dapat bigyan ng pansin kung kapag kayo ay naging networker. Okay po? So, yun po yung mga tips kung bakit yung ibang networker, mabilis silang lumaki kasi lahat ng kamag-anak nila, pinagsama-sama, lahat ng kumpare, pinagsama-sama, yung hindi kakilala, pinagsama-sama, yun po. Kaya lumago agad ang network. Kaya mabilis lumaki yung kanilang network. Okay po? So, yun po yung isa sa mga sikreto kung bakit mabilis yung paglaki ng grupo. Yan. So, maliwanag po yung ating topic ngayon. So, ano yung sikreto kung bakit mabilis lumago or lumaki ang grupo dito sa network marketing? Okay? So, yung mga networker dyan na halos hindi na kumikita dahil nga sinasabi, paunahan, di ba? Paunahan. Pag ikaw ay nauna, hindi naman garantiya na ikaw agad ay yaman. Ah, hindi naman. Hindi ni sinasabi yun na una ka, yaman ka agad. Never. Hindi po yun. Ang sikreto dito, para ikaw ay lumaki yung kita mo, dapat ikaw ay merong network left and right. Yun, left and right. Paano yun? Left and right. So, kung puro ka lang left, wala ka rin kita kasi wala kang right. Kung wala kang, kunwari, ikaw naman ay puro right lang, wala kang left, wala ka rin kita. So, ang labanan dito, sipagan din. Dapat kailangan ka maging masipag. Masipag kang maghanap ng aim mo,
or sa right mo, at masipag ka rin maghanap ng left mo. Yun. Ang maganda dito, kapag ka meron ka ng mga leaders or nakikita ang mga potential leaders, pwede mo silang turuan kung paano mo i-manage yung grupo mo. Yun yung maganda dito. Tuturuan mo yung left and right mo para lumago sila, lumago ng lumago. Okay. So, sa tingin nyo, ano yung pinaka the best na bibilihin mo kapag ikaw ay nag-uumpisa? 1 account? 3 accounts? 7 accounts? Okay? So, bibigyan ko lang kayo ng tips kung bakit yung ibang network marketer medyo mabagal ang paglumaki, dahil siyempre sa pag sinabing multiple accounts, kasi pag multiple accounts malaki ang may disadvantage, may advantage din. Kapag sinabing multiple accounts, yun ay tawag dito, marami kang tatrabawin, multiple accounts, marami kang tatrabawin. So kung minsan napababayaan mo na yung iba mong mga downlines. Ayun. Pag napabayaan mo yung isang downlines, kung minsan siyempre iba-ibang tao, merong mga balat sibuyas, madamdamin, pag sinabing hindi na siya sinusuportahan ng upline niya, madamdamin. Kaya pag hindi na siya, napabayaan na siya, hindi na siya gumagalaw, ang nangyayari, nagki-quit. So pag nag-umalis na siya, wala na. So ang mangyayari doon, kaya kung minsan hindi naman advisable na magiging multiple accounts ka. Yun. Yun po yung sikreto doon. So, kailangan lang po talaga hindi na paramihan ng account. So, mapalad kami na dito sa bago naming company na salihan, yung sinalihan namin, is one account policy lang. Okay? So, pag one account policy, isa lang yung tatrabawin mo. Diba? So never si apply ng magpabaya sa under the organization, kasi pag may na-invite si upline, wala siyang magagawa kundi sa ilalim ni downline ang bagsak ng kanyang mai-invite. Kaya yun yung tinatawag na tulungan system na. So napakadali lang, kasi walang choice si upline. Wala naman kasi dugtungan pataas, kundi dugtungan tayo pa baba. So ang mangyayari diyan, maaaring matutulungan ni upline yung mga downlines, dahil wala na siyang choice kundi lahat ng mga na-invite niya sa ilalim rin ng downline. So pag mangyari yun, lahat sila masaya. Ang mangyari din, walang una, walang nahuli, kasi bakit? Sabay-sabay lang, isang account lang eh. Sabay-sabay lang. Kung ano yung kinikita ni upline, yun din ang kinikita ni downline. Yun po. Yun po yung sikreto kung bakit napakabilis dito sa one account policy. Yan, one account policy. So hindi na kailangan na dumami yung account mo para kumita ng malaki. Tama naman, malaki naman ang kinikita mo, kaso nga lang napakabigat na trabaho. Marami kang tatrabawin kasi may iba-iba kang mga linya eh. So kapag ka one account lang, isang linya lang ang gagawin mo. So ganun din si upline mo, wala rin siyang choice kundi sayo rin lahat ang bagsak nun. So lahat sila masaya. Lahat kumita, pantay-pantay. Isang account policy, 'yun the best para sa akin na nakikita ko sa network marketing. So walang choice si upline kundi ibagsak yung mga na-invite sa ilalim ni downlines. So lahat kumita, lahat masaya. 'Yun po yung sikreto kung bakit mabilis lumago ang grupo. So, once again, I'm Jusacar Jergos, proud to be Victory International. Bye-bye.